Kasabay ng mga nagsusulputang Phil foreign players na inaasam na sana'y makapaglaro para sa Pilipinas, ay masasabi kong hindi din naman nagpapahuli ang ating mga homegrown Filipino players. Madaming manlalaro din tayo sa Pilipinas na patuloy na nag-i-improve at gumagawa ng kanilang mga pangalan. Ang halos usapan kasi ngayon ay mga manlalaro na nasa ibang bansa. Kaya't ngayon naisipan ko na gumawa ng serye tungkol sa ating mga homegrown Filipino players na posibleng maglaro para sa Gilas Pilipinas. Baka dito tayo makakuha ng mas madaming subscribers, likes at comments. Loko lang mga kabulero, ang intensyon ng channel na ito ay maka-discover at maipakilala ang iba't ibang Filipino players. Welcome to our 6th episode. Kung hindi nyo pa napapanood ang ating past episodes, ay ilalagay ko na lamang ito sa description. Maaari nyo ding bisitahin ang ating channel para panigurado wala kang mamintes na uploads. Sa ating video ngayon ay pag-usapan natin ang kwento ni Jimmy Lantaya. Pero bago yun, please like this video at mag-subscribe. Paki-follow na din ang ating ibang social media accounts na nasa description. I'm Jimmy Lantaya and you are watching Gsport TV. Jimmy Lantaya from General Santos City. May height ito na 6'9 at 19 years old pa lamang. Namanan nito ang kanyang tangkat sa kanyang ina na 5'9 ang height. Mas matangkat pa nga daw ito kaysa sa kanyang ama. Kung napanood ninyo ang aking interview kay Jay Panggalangan, ay may nabanggit nga ito na new recruit from NU at bubuo ng Twin Towers ng Letran. Pero yata kami bagong recruit yata from NU. Pero ano? Yata? Ang sabi siya from NU, matangkad din daw eh. Ayon sa aking pakikipag-usap kay Jim Lee, ay nagustuhan daw nito ang Letran dahil dito galing ang kanyang kababayan na si Bonbon Batelier. Bukod dito ay mayroon itong kalidad na edukasyon, maganda at successful basketball program. Katunayan ay ang Letran ang last year's champion. Sa kanyang tangkad na 6'9 ay masasabi kong medyo raw pa ito pagdating sa opensa. Ngunit may maganda naman itong defensive awareness. Kaya nitong dumepensa, kumuha ng rebounds at shot blocks. Handa itong magpakamatay para sa bola. Bago ito nag-commit sa Letran ay naglaro nga ito sa NU Bull Pops. Ayon sa kanya ay ang coach daw niya sa Jensan ay kakilala ang coach ng NU. At iyon nga ang naging daan sa oportunidad na makapaglaro sa Maynila. Sa pagnanais niyang matulungan ng kanyang pamilya ay sumubok nga ito at natanggap naman upang maglaro sa NU Bull Pops. At sila ang bumuo ng Triple Towers sa NU kasama sina Carl Tamayo at Kevin Kembao. Nag-average ito ng 3.8 points at 2.5 rebounds. Hindi man maganda ang mga numero na ito, ay iba pa din ang experience na mapabilang sa isang championship team. At ang experience na makasama mga batang Gilas na sina Carl Tamayo, Kevin Kembao, Jerry Abadiano, at Terence Portea ay hindi matutumbasan. Sa kasalukuyan ay nasa Jensan ito at nag-aantay na muling pagbubukas ng NCAA season. Bilang paghahanda ay nagpapakondisyon na ito. Pinapalakas ang kanyang endurance, nagpapalaki ng katawan at syempre dinedevelop ang kanyang outside shooting. Sana sa paglalaro nito sa Letran ay ma-develop din ito katulad ng kanyang idolo na si Raymond Almasan. Isang PBA player at dating naglaro sa Gilas na talaga namang maaasahan sa depensa. Abangan natin ito next season mga kabulero. Please like this video bilang suporta at mag-subscribe ka na din kung bago ka pa lang sa ating channel. This is Gsports TV. Alam.